Hello guys, guess where I am right now? I am in Lake Mapanuape. Join me as I embark a camping journey here in the lake. The meetup place is here in Moa at 11:30 PM. The travel time is 4 to 5 hours kasi may dinaanan pa kami. We arrive at 6 AM at the Mapanuape View Deck. 16 packs ang kasama ko sa van namin. And marami nang nauna sa View Deck. We are waiting for our turn to ride a boat. Ito mga kasama ko, mga joiners, group package, and mga naga-DIY. Organizer na namin ang bahala sa aming transportation. So it's our time to go. Mga 5 minutes ang boat ride from the View Deck to the camping site. Na-discover ko lang ang Lake Mapanuape sa TikTok. Tourist destination daw sa Zambales. Ito ang view namin. Sobrang ganda. You can see the sunrise and also see mountains. Pag early pa, makikita mo ang foggy na lake. Malapit na kami sa campsite. Ito ang mga station. Dito kami sa phase 2. The whole place kasi is sobrang laki. Dito sa phase 2 ang aming campsite kasi nandito ang bahay kubo ng aming organizer. First agenda is to set up the tent. Kana nagkalisod mi, pero may nalang dala na nila ang tent, so dili na mi magdalagbugat. Ang tent namin is good for 2 packs, provided na rin nila. And also, they provide a camping chair na we can share with the other people. But if you bring a 4x4 car, a pickup, maybe you can also have a bigger tent. Yun lang, sabi nila, the road going here if you have a car is not very smooth. Kaya our van is just staying on the other side of the lake. Important pa rin mag-sunblock kasi hindi masyadong malamig ang place and medyo mainit sa mga parts na walang trees. Thankfully, the weather is not rainy and medyo cloudy naman sometime. Pero sobrang fresh ng air. During this time, medyo malakas ang hangin. So better if you walk around places na may grass kasi ang ibang place is medyo dusty. It's time to eat na. That's why our organizer is preparing our food. This is lunch time namin. Si organizer na rin ang bahala sa food namin for our lunch, dinner, and tomorrow's breakfast. This is one good thing if sumali kayo sa tour package or hindi mag-DIY. But you can also try to do DIY. Pero you have to bring your own cooking utensils and prepare your own food. 2,500 pala ang fee ng ibayaran namin dito. Kasama na ang van, food, mga registration fee, and ang tent. Add-ons na lang ang mga side trip namin sa beach. Meron din palang nagabenta ng mga ice cream, buko juice, and madami pang desserts. Kaya lang guys, normally ang ganito kaliit na ice cream is 10 to 20 pesos lang. Dito is 50 to 80 pesos ang ice cream. Cause it's not easy to bring ice cream. This place nga pala is pet friendly. You can see many animals here. And ang cute ng mga dogs na dinadala ng mga tao. May pa ang mga ero, naka-unwind sila ug naa sila diri, gwapo kaayo ang ilang view. And of course, you can also bring your kids. Napakasarap if ang childhood memories mo is something like this. Naga-camping sa lake, naga-tent, and also pwede rin silang mag-kite-kite dito. Malakas kasi ang hangin and matataas ang trees. Maraming parts na konti lang ang tao. Kaya kung gusto mo mag-muni-muni, just pick a place and pwede ka mag-relax doon. The lake naman is not recommended for swimming. But you can fish and dip your feet at the water. Or mag-enjoy ka na lang sa view kasi walang ganito sa syudad.
Murag akong gibuhat diri, nagbasa-basa na lang kong tiil kay lami kay iligo. If I'm given the chance to go back, maybe I will try fishing. Isa lang gid sa akong problema ang pagkaabog diri, kay ang balas nila sobra kapino murag pulpos. And gamay tamak nimo, ang abog maabot masking asa. Just look at my feet here, konti lang nilakad ko pero ganyan na ang itsura. And pag may cars na dumadaan, cover your nose, your eyes, and everything talaga. Because there are parts na there is no grass. So tambay na lang midiri sa may campsite. Kay hapit na ang dinner time. Early pa lang, we are already preparing for our dinner. Para di maabutan ng dilim. Another issue ko lang talaga dito is ang pila sa CR. Sa phase 2 kasi, eto lang ang CR. May pila para maligo and may pila para malibang ug mangihi. The waiting time, it takes about 3 to 5 minutes and sometimes, unfortunately, maabtan jud mo o gabi, just like us, look at now. Dulom na, pero wa pa may kaligo. Thankfully, nahuman ko og ligo just before dinner. Dinner is also prepared by our organizer. After ng dinner, nag-set up kami ng tent. Naglagay pa kami ng mga fairy lights and ang kasama namin is ang aming kasama sa tour package kasi we have our socializing time. This is where we can play card games, board games, and also pwede rin mag-inom. And kami nag-snacks na lang may kaya di may manginom. Pero naaday nag-birthday sa mong kauban so need daw manginom. Before going to bed, nag-play lang kami ng bingo. Ito pala kami, wala agad ko kabingo guys. While playing pala, I decided to go to the bathroom but look at this pila. Sobrang late na, pero sobrang haba na rin ang pila. So nagdula na lang me before going to bed. Wa na ko kamata og sunrise, pero it's breakfast time. Enjoy talaga ang mga quiet times dito sa Lake Mapanuepe. And you can just enjoy the breeze while eating your breakfast. Sopas pala ang breakfast ko. Hot dogs and may mga itlog o saging. After breakfast, na ay dessert nga taho. Kuyaw kayo kay flavored. There is strawberry flavored. But there are also different flavor like what I tried. This is ube flavor. Masarap but it is 50 pesos, very expensive. Pero okay lang, nag-enjoy din naman ako kasi masarap siya. Eto ako, in my tent, enjoying the flavors. Diri na lang ko nitago because it's very hot outside already. 7 a.m. na, so after the breakfast, we have to prepare our things to jump off. Kailangan na ihipos ang tent. But after that, you can still have time to enjoy the view and the scenery. Of course, I'm just sitting here now because yesterday, secured na ang photoshoot. Going na kami sa mga bangka kasi schedule na namin mag-boat ride. Pabalik ng view deck. After few minutes waiting in the sun, here is our bangka already. Medyo tutok na ang araw guys, so you have to bring your payong or mag-sunblock kasi mainit talaga. Hapit pa kumahiyang, may na lang na ay life jacket. Thank you kuya. This is me protecting myself from the sun. And mga kasama namin, sabay-sabay kaming umalis. Boat pa rin ang sasakyan namin pa uwi kasi hindi kami nagdala ng car. Etong mga tao na nagdala ng car, mag-ikot pa sila sa lake para makabalik. This is my kahimtang because the water is also splashing in me. Finally, naabot na kami sa view deck. This is also where our van is waiting. Sasakay na kami ng van kasi pupunta pa kami sa another destination. Another 1 to 2 hours at ito ang view ng aming travel. Mainit sa biyahe kaya ito essentials electric fan ug tabon sa sun. Mura mangud ug disyerto among giagian. But finally, here we are. At the camp, Rofelio, sa Santo Niño, Zambales pa rin. Dito, napakaganda ng mga amenities nila. May pool and may mga rooms din sila dito. Limited lang ang wifi and walang LTE and 5G dito. So, i-enjoy mo na lang ang place. Walking to the beachfront, madaanan mo ang kanilang mga cottage and mga A-houses. Near the beachfront naman, they have a bar and at night, they serve drinks. Maganda ang views dito, iba sa mga napuntahan ko before. Medyo malayo pa ang shore, kaya tara puntahan natin.
Pino ang sand dito, pero pagdating mo malapit sa beach, black sand pala siya. But still, famous dito ang surfing and also pwede naman maligo. Kung ayaw mo maligo, pwede rin kayo mag-try ng ATV. 500 pesos ang 30 minutes. Pwede rin 300 pesos for 15 minutes. But guys, the init is very initing. So this is just me sitting in the landong. Mag-aura-aura ko diri og magpa-picture kay makuyapan ko sa kainit. Hurot na pod ang akong sunblock. Nagsige na lang kog pabulad. Meron din silang banana boat kung ayaw nyo mag-ATV. And you can also surf if you're up to it. Our jump off time here is 2 p.m. kasi babalik pa kami ng Manila. So we are just here to enjoy the view kasi it's been a long time na rin since I've seen the dagat and the pool. So I will try later. Dito na rin kami nag-lunch. Nakabayad mi og 600 sa among sisig na gikaon. Nasa 350 pesos ang entrance dito. Kaya dapat isulit maligo ta og pool and let us embark the shower experience and also the infinity pool. Malinis din ang kanilang CR and shower, malakas ang tubig, may shade din ang kanilang pool kaya masarap magligo. Another 5 to 6 hours ang pauwi namin, but it was all worth it. Naabutan lang kami ng gabi, so dumaan kami ng drive-thru para kumain in the middle of the ride. Hindi naman masyadong traffic cause it's Sunday. Excited na din ako makauwi so I can rest already. And finally, I'm back at the condo. Hello guys! Thanks for watching my journey here in Lake Mapanuepe.